Hello guys, welcome back po. Kasama ko ngayon si Yafa. Kasi yung kasama ko dito sa bahay namin, may pasok siya. Since holiday ko naman, sinasama ko siya. Lumabas kami hanggang sa pagtulog, tatabi pa siya. So anyway, ang topic natin ngayon is all about tips para sa A1 exam at A2 exam. Dahil marami daw pong bumagsak. At saka, mas, ano din kasi, mas, yung A1 exam, yun yung foundation nyo para sa A2 exam. First tips po sa A1 exam, kung alam nyo yung simpleng paraan, halimbawa, kapag bibili ka ng kape, ng ice cream, andun po palagi yon. Andun yun sa writing, reading, listening. Yung bibili ka ng kape, meta size si Ola, mga ganyan-ganyan. Kung gusto mo ng cash or card. So, andyan yan, simpleng conversation lang yan. Pero, binabasihan nila yung capability mo, the way ka na magsulat or sumagot. At sa speaking exam, yun yung pinaka-importante. Mostly sa speaking exam is all about lang sa bibigyan ka ng picture. So, sa akin noon, ang binigay sa akin, picture siya na nagsulat. And then, i-describe mo as long as you can. Tapos, kung ano makikita mo. So, nakikita ko doon sa exam ko is may libro siya. May lapis, naghawak siya ng cellphone. May kape sa tabi niya. Nakasuot siya ng white. Blended yung buhok niya. Puti yung lamisa. Yun na yung ano. Dapat may vocabulary kang baon, kahit 10 vocabulary. Sinabi ko lang, lamisa is poeta. Since A1 pa naman, hindi mo kailangan na correct talaga yung ano mo, sentence mo. As long as alam mo yung buhok. Buhok is tuka or yoksit. So, yung buhok niya is blended or puti ba yung buhok niya. So, may lapis siyang hawak. Or sabihin mo, halimbawa, mag-ano ka na siya yung kaibigan ko or siya ang kapatid ko. Ganun lang kadali. Tapos, kasi sa speaking exam, 10 minutes sa amin yung mag-describe ka sa picture, tapos 10 minutes naman yung itatanong about sa sarili mo. Kumusta ka? Anong ginawa mo kahapon? Anong gagawin mo bukas? Anong pagkain gusto mo? Anong hobbies mo? Yun lang po ang pinaka the best technique dyan. Since alam mo naman yung normal na ginagawa mo, huwag ka na mag-isip ng mas bagay na mahihirapan kang sumagot. Sasabihin mo lang, kumain ako ng breakfast, gumising ako ng ganito, naglakad ako ng aso. Simple lang siya na word na maintindihan. And then, sa A2 exam, yun yung last talaga na part para bigyan kayo ng visa papunta dito. So, ang A2 exam is about din po sa, hindi yan mawawalang email. Yung email, halimbawa, about yun sa writing eh. Kasi tumatakbo yung oras, ang bilis ng time. So, kapag gagawa ka ng email, siguraduhin mo ang sender at receiver hindi magkabaliktad. So, one point na yon. And then, 'di ba, may body of the letter parang sa ano lang din sa Filipino na may body of the letter ka. Yang ganyan, tapos may sino yung sender, receiver. Tapos halimbawa, sabihin mong Moy, Mita Kolo o may buo one point na 'yon. So importante malalaman mo yung subject doon kung ano yung sinasabi doon sa email at tapos re-replyan mo. Kasi magkukonsume ka ng 10 minutes. So, ang exam nyo is 45 minutes lang lahat.
kapag ha, alam mo na, so 5 minutes mo lang isusulat yon, di mas may time ka makikinig sa listening. So yun yung the best na ginagawa ko, na perfect ko yung sa reading, sa reading at saka sa writing ko noon. Kaya ang tips dyan, i-prepare nyo yung sarili nyo sa email. Tapos sa listening, mahirap yung listening para sa akin. Mahirap talaga, as in mahirap. Kasi may word na magkapare-parehas. Doon sa ano, makikinig ka lang eh. Ako medyo may pagkabingi ako eh. Tapos, hindi dapat focus ka kung ano yung sasabihin at isusulat mo sa rough draft mo. Kasi uulitin yun ulit. Tapos, kailangan, once sinulat mo yun, yun yung may tanong kasi doon. So, yung tanong doon, naka-base doon sa isusulat mo. Kung ang tanong ay English, so isusulat mo ay English. Kung ay tanong yung ay finish, di mag-finish ka. Kasi kung ang tanong ay English, tapos finish ang isusulat mo, kahit tama yun, mali pa rin yun. Kasi hindi ka nag-follow ng instruction. And then about naman sa speaking, madali lang ang speaking sa A2. Papipiliin ka or either bibigyan ka ng picture. So mostly na sa batch ko, ang mga picture na pinapakita is about sa summer vacation. Lumapit ka dito. So papipiliin ka kung saan lugar ka gusto or saan mo gustong pumunta. Tapos iisipin mo lang na yung kausap mo na nag-exam sa iyo is kaibigan mo. Tapos kausapin mo lang siya nang normal at sasabihin mo saan tayo pupunta. Dapat exact place, exact time, exact day, lahat-lahat na. And then since future tense yung gagamitin mo kasi nagtawag kayo ng telepono niyan, kung yun yung ano nyo, future tense din yung gagamitin mo. And then, halimbawa, kasi sa akin doon ang pinili ko, Restelli. Ay, yung ano ko noon is, may museum siya, may park. At saka may ano din, yung nasa barko. Yung pinili ko. Kaya, ang tanong sa akin, kasi kaibigan ko yung nag-exam sa akin, kunyari, madalian lang kasi, 10 minutes lang. So, sinabi ko, mag-prepare ako ng gamit, katulad ng ano, damit, o tapos pera. Magdadala din ako ng cellphone kasi mag-ano tayo, magla-live tayo, at magpe-picture taking tayo. Alam mong tuwang-tuwa yung nag-exam sa akin kasi yun naman yung ano common ngayon, picture taking. So, luckily po, masapo tayo noon. And then, good luck po sa lahat na magti-take ngayong February 3rd week yata. Good luck po sa inyo. Thank you sa mga concerns at sasagutin ko po rin yan. And then, about po sa bagong link, ngayong February 14, mag-start yung huling batch. Isusulat ko po sa baba ng ano ko. Thank you so much.